Lakan po sino. Uy, grabe performance. Dumudulo. Hindi na uwi ka pa. Dumudulo agad. Ang galing. For safety purpose naman tong lahat eh. Paano pag walang distil, ihi na lang. Ihi ng something pa pwede gagana yun. Panalo! Sarap! Thank you! Ganda, ganda na performance. Ten! Ganda! Gawang 5G. Good morning, Ma Mary. Good morning, everyone. Yes, ganda ng araw ngayon. Yes, biyahe po tayo ngayon papuntang Makati. Posting vlog po na tayo kay Sir Brian Magyari ng 5G Premium. Papakita namin ni Sir Ryan kung ano yung mga accessories and aftermarket parts na pwede na natin i-apply sa bagong Aerox version 2. Yes, ang alam naman natin ang Aerox ay bago pa lang po sa market at limited pa rin naman ang kanyang mga Aerox na pwede i-install. So balikan ko kayo mga bro. Papakita natin kung ano yung mga aftermarket parts na pwedeng i-install kay Aerox version 2. Although sabi natin fresh pa siya at then limited pa yung kanyang mga accessories, pero yes, mga accessories na pwedeng ilagay kay Aerox version 2. Pina-drive test natin ni Sir Ryan Magyari yung kanyang bagong Aerox Van 55. So, bigyan natin ng quick review. So, kung gaano siya kaganda. So, tara, biyahe natin. Simpleng throttle mo pala, nag-response na, maganda siya. So, subukan natin sa suspension. Daan natin sa mga medyo malulubak. Sa suspension naman, may konting stiff pa rin naman. Ganun pa rin naman siya. Busina naman. Ay putik yung busina, put-put. Oh, swabe. Swabe yung throttle nya. Konting ganun ma lang. Hindi mo kailang ipiga na yung wing, ganun, wing, ganun, wing, ganun. Galing. Wala kang masabi. Ganda ng Aerox version 2. Ang pinaka nakagustuhan ko dito mga bro, yung kanyang throttle, konting piga mo lang. Responsive na oh. Ganun na, ganun siya ka ano. Ka-agresibo. Isang piga mo lang. Wow! Ganun. Oh, grabe. Suwabe. Oo. Ganda niya para sa akin. So, for me, napakaganda nung naging upgrade ng version 2. Kasi, ano eh, ang daming display. So, mas nagiging convenient. Katulad natin ng mga rider, naka-access na lahat sa cellphone. Wag lang natin iwawala yung cellphone natin. So, for sa akin, performance ang ganda. Performance, hindi kanya papahiya. Yung brake niya naman, okay, good. Ganda. Maganda pa rin naman yung brake niya. Akin, ganda. Ang napaka-soft ng ano niya. Ng pagpiga. Hindi mo kakailang ipiga ng husto. Konting ganun pa lang, oh. Response na agad.
Grabe, swabe. Swabe, panalo itong Aerox version to. Bukod sa display, sa performance, hindi kang papapahiya pa rin talaga. Talagang ibibigay ni Aerox yung performance na hinahanap ng isang rider. So, hindi kang papahiya sa pagbili kung bibili ka man ito ng version 2. Panalo. A few inches later. Safe to para sa mga ano, kung saan lang nakapark, hindi mapag-driven yung motor natin, no? Kaya mas safe siya. Weird. Ito ni Aero 12 niya, no? Yung socket niya. Okay, ito yung sa anti-error 12. Ayan. So yung socket. Ang nangyayari kasi, since
wala rin itong starter. So naka-base tayo lahat sa supply ng kuryente sa tawag dito, sa stator at sa magneto. So nangyayari, so pag nag-push start ka dito, susupply niya yung kuryente, babalik na dito. Sa mga beginners, siguro kahit sa lahat na, para sa lahat, nagiging cause kasi ng error dyan. Yung pag nag-redondo na si motor, naka-push pa rin tayo dito. Kasi tuloy-tuloy yung supply ng kuryente. Kaya make it sure lang na, ang tawag dito, pagka narinig yung nag-redondo na, bitawan nyo na siya. Pero mamaya ito, iyan ko to, papalitan ko to ng socket. Error 12. Sir, pag ganung error 12, anong niyan? Hindi to matagal. Hindi to tatakbo pag nagkaroon ka ng error 12. So kaya nga gagawin ko sa akin, ang ginagawa ko kasi ito kasi pag sabi din nila pag pinasok ng tubig, so magkakaroon ng shortage. Syempre magdidikit-dikit yung supply ng kuryente. So, ganun. So, ang ginagawa ko, pinag-iwalay ko yan. Kasi mas gusto ko yun. Dahil sa akin, ha, hindi ko sinasabing in general. Basta sa akin, mas gusto ko yun, yung hiwa-hiwalay, yung terminal. So, ang gagawin ko sa kanya, lahat yan, puputulin ko, papalitan ko ng bagong terminal. So, wala na to. Wala na tong plastic na to. Wala na yan. So, tatanggalin ko yan. Lahat yan, naka-direct na sa terminal na gagamitin ko. Yun, basta sa akin, yun ang gusto ko. Hindi ko sinasabing mali yun sa iba or eto yung tama. Basta sa akin, yun ang gagawin ko kasi yun ang pinaniniwalaan kong tama at makakabuti para sa kanya. Okay? Tapos eto yung kadalasan ng ginangatkat ng daga. Eto yung sensor papunta doon sa side stand. Yan. Minsan, yun. Ito, ito yun. Yung kable na yun. Ayun mga bro, ayun, yung makikita sa bandang puti, ayun yung kable niyan. Ito. Tapos ito. Yan. Okay. Ito, kable ito ng preno. Preno? Sa drum brake. Ito yung, ayan, yun. Kadalasang hinangat yan. So, minsan wala namang error dun sa panel, pero ayaw mag-start. Ayan, okay, minsan nag-drive ka, naglolo ko. So, check nyo yung sensor nyo kasi katagalan, syempre naglolo ko din siya. Yun. Tapos yung, mamaya yung magneto, babaklasin natin. Yung magneto nito, pipintakayan na natin. So, yung isa sa mga magagandang, maintenance na isang beses mo lang gagawin para hindi na siya kalawangin. So ngayon habang bago pa lang siya, hindi ko naantay na kalawangin siya. So pipintuan ko na agad dahil alam ko doon din naman siya papunta sa pagkalawang, no? Kaya ayun, ito babaklasin ko yan mamaya. Sir Ryan, doon sa magneto, tanong lang. Since sa mga beginner, gano'ng katagal ang halimbawa, ilang odo ang pag-maintain, anong mga symptoms para minsan nga 2 months pa lang may kalawang na to. Bakit okay. Siya nagkakaroon ng kalawang? Kasi ito mga janker natin, o kahit minsan yung talsik ng tubig na galing sa ulan. Sa car wash, umapasok sa magneto. Ito din yung mga janker natin. Okay. Ito, tsaka lamig eh. Tapos may fan kasi yan sa likod. Ihigupin niya yung moist or kung ano man yung pumapasok sa kanyang tubig. Siyempre, pag umuulan, yun, tumatakbo yung motor, may talsik yan dito. Ihigup yung fan, papasok doon sa magneto. No? So, yung magneto ngayon, kakalawangin. So, ang kaya yung ginagawa namin, pinakamaganda, kung may time kayo, kabibili nyo lang ng motor, at wala pang ORCR, so wala kayong magawa, magbubor yung paggawa na kayo niyan. No, magneto, yan, 012, all shock tuning, yan. So, yun. Yan yung mga gagawin natin mamaya. So, yung mga maintenance, lalo ito sa magneto, once pinturahan to, habang buhay na to, lifetime na. So, isang beses ka lang gagastos. No? Yun lang yung kagandahan sa kanya. Ganun din sa anti-error 12. Yun, sa front shock, tuning, once na magkaroon ng taga, syempre, in the long run, so doon pa ulit magpapagawa, yun, papalitan na ng o-ring yan, o kaya ng oil seal. Yun lang naman ang maintenance yan. So, basic. Yeah. No? Tapos, ito naman sa coolant, ang alam ko, pinapalitan to every 2 years. So, kailangan i-drop mo lahat yung buong coolant mo, papalitan mo siya ng bago. Okay, ngayon, paano naman malalaman yung coolant mo kung may laman pa? Simple lang, silip ka dito sa likod, dito sa pandang pipe, position mo yung ulo mo dyan, makikita mo kasi may level to eh. May level tong coolant, may F to, full, tsaka nasa gitna middle, tsaka low. So, pag nasa low ka, dagdag ka lang. Dagdag ka lang ng dagdag.
Then note, take note, dalawang klase kasi ang coolant. Meron tayong coolant tsaka yung premix. Yung premix pwede mong ihalo sa dating coolant. So yun ang pinakamagandang ilagay mo dito. Premix. Yeah, premix. Yun. Kaya ganun. An hour later. Mga bro, pinagsusubad na ni Sir Ryan Malyari yung mga parts na kanyang Aerox version 2. Ito isang mga naging notice sa akin. Front fender extension. Napaka-iksi niya. Kung titignan nyo dito, dito sa ilalim niya, talagang walang ano eh. Tatalsik at tatalsik talaga yung putik. Kaya yung talsik niya, pwedeng umabot dito, pwedeng umabot dito. Gagamit tayo ng eto expander para at least sa umpisa pa lang mape-prevent agad natin kung ano yung mga problema pa pwedeng ano iwasan. Sa lights niya, sabi si Ryan, na-test niya na yung lights niya, hindi quite ganun ano, kumbaga katulad ng mga sa Honda Click na alam naman natin sa Honda Click malakas eh, pero dito nga sa kanyang ilaw, gagamit pa tayo, mag-install pa tayo ng extra mini driving light. A few moments later. Yes mga bro, ito na few minutes, install na si Ryan Malyari ang kanyang bagong gulong Pirelli Angel gear and mag, na floral na rin ito na disc brake. DPA na naman sa Ryan, DPA light, ayan. So compatible po ang version 1 para sa version 2 ah. PYC black version, only kay Sir Ryan Malyari. Kakaiba oh, matte black, distilled water. Okay, distilled. Paano pag walang distilled? Ihi na lang. Ihi ng kambing, pa pwede kagana yon. Ginamit pang Aerox pa din. Ayan, P65 oh. Pang version 1. So hindi tayo mamumblema maghanap ng ano. So pwede siya. Puting may bahay sa Ryan, yung Apple. Kuya Light, baka magiging flush to ha. Si the flush to pag nakalito makto to ha. Ayun na, may tayan. Light. Aerox version 2, tignan mo, tawag dito sen? Konti kalwa sir. Ayan. Malaki na yung ginagamit. Malaki ginagamit na pang NMAX version 2 to. So compatible sa Aerox version 2. Sa NMAX version 2, ganyan ginagamit. Sinincope na nila. Nagtatanong bakit po ako lagi nakaubad, pagpaumanin nyo na po ha, kasi may sakit po akong high blood, naiinitan po ako lagi. Okay, susuyo mga tons.
final touch. Isaiah Fairey. Later. Yun, ito na. Test drive na tayo ng Eros version dun sa Ryan. Woo! Eh, wag mong bigyan. Magpadulas pa yung kulong, ha? Kasi bago. Okay, sige. Testing mo lang mas loop. Precaution lang daw. Huwag daw gabiglain. Magpadulas pa yung kulong. Oo, may mga kandila pa. Bago. Green. Test drive, test drive. Natin. Uy, puting, madulas yung gulong. Madulas yung gulong. So, sabi nga sa Ryan Malyari, test drive natin siya. Putik ah. Wow, grabe. Nawala yung step ng suspension niya. So, sulit. Sulit mag-upgrade agad ng KYB suspension. Again, parato sa malulubak na kalsada, mga bro. So, subukan parato ulit yung suspension the same time. Yung performance, kasi nakapanggilid na to eh. So, precaution, ingat lang, madulas pa yung gulong. Bagong gulong, Pirelli Angel. Lakas ng pusina! Grabe performance, dumudulo. Hindi na ako wipiga pa, dumudulo agad. Ang galing. Ata. Wala na isip na, busina. Boop, boop, lakas. Hindi na beep beep, hindi na put put. Lakas, lakas. Mo, hindi na gaano pumipiga, dumudulo siya. Ganda ng performance ng Koso. Panalo tayo sa upgrade. Yung busina, nakita nyo naman yung difference from the start nung dinride test natin siya. Diba? Hindi tayo makakaano, hindi tayo pag-iiwanan ito. Yan, tip. Uy, grabe. Grabe ng suspension, grabe. Sa mga mag-upgrade, panalo. Aerox version 2, pasok na pasok yung KYB pa sa budget. Koso, galing. So ayan, part muna tayo saglit. So ito, bigyan natin ako quick review lang. So ito, yung naging upgrade natin kay ng Aerox version 2 ni Sir Ryan. For the tire, G-Ren. Napakaganya, medyo ano, maganda G-Ren, Alimog, from the tire, Pirelli Angel suspension, KYB the same time, Koso, ganda ng performance pa rin ng Koso. We'll be right back.
na kailangan natin i-upgrade para sa ating Aerox version 2. So sa mga kukuha ng mga Aerox version 2, nakita nyo naman yung gawa ni Sir Ryan Malyari kung gano'n siya kalis kukuha ng trabaho. Panalo, daan natin din. Uy, di ba? Wala na. Panalo, yun. Panalo! Harap! Ryan, thank you. Ganda, ganda na performance. Ganda! Konting pigama na lang, hindi ka na ano. Hello, version 2. Ganda. Gawang 5G number 1.